araw sa inyo lahat, ano? Ang ating titina naman natin na yung bayabas. So yung bayabas daw ay alam mo sa Pilipinas ito marami itong bayabas na sa tropical countries, ano? Ang bayabas ay mayaman sa vitamin C, fiber, may antioxidants at saka potassium, ano? Sa Pilipinas ang bayabas ay ordinary lang, no? Sumisibol siya kahit saan, eh, no? Saka maraming buto. Nung araw kami, napakarami namin bayabas sa Pilipinas, eh, no? Ito yung puno ng bayabas, ano? Yan, ito. So, itong puno na to ay kinunan sa tabi ng bahay namin sa Pilipinas. So, ang daming bunga, oh. So, kumpulan ng bunga niya, eh, no? At ang itinataas ng puno ng bayabas ay hanggang ito kasi yung first floor, eh, no? So halos second floor kaya yung tumaas. So ganoon. May mga bayabas din na grafting na. Pero kung ano, normally mga dalawang floor ang itinataas niya. First floor to second floor ng bahay. Ito, ano to, first floor, bubong na to ng bahay, eh, no? So yun yung mga bayabas niya. Dami. Maliliit pa siya, no? Hindi makikita, eh. So, kusang simibol lang siya, eh, no? Sa kaya napakadaling itanim, eh, no? Ay, yung hitig na hitig sa bunga, oh. So, hindi natin siya makita masyado. Ayun siya, oh. So, yun. May manok pa kami sa bahay. Ayun, ang bayabas na lalaki. Ayun, mayroon ang bunga ng bayabas niya. Ayun siya, oh. So, kung mapapansin natin, eh, yung dahon niya, ito yung pinakadahon niya, eh, no? Ay ginagawang tea at maganda rin ito sa diabetes. Pwedeng patiuin o kaya ipitpitin o kaya ilaga. So, yun siya. So, hanggang dito na lamang po. At ang ating topic ngayon ay yung bayabas at ang dahon ng bayabas. Bye-bye.